Hello! Hello! At dahil nag-perform din sila sa Wish noong nakaraan. Na hindi namin na-reactan dahil hindi namin alam na meron palang ganito. Kasi ano, ang gusto ko din kasi, ano, yung malinaw na version, yung official sana, na labas na ng Wish. Sana. Eh, syempre, medyo maayos naman yung kuha ng ibang mga fans kasi mas malapit sila dun sa bus. Yes. So, yeah, pwede na to, tapos mag-react na rin tayo ulit sa susunod. So, papanoorin natin itong Mama, tapos next time, yung isa pa, yung, ano yung pinaform nila? 16. Pa? 16. Mm. So, simulan muna natin sa Mama. Let's go! Go! Chorus agad? Ay, yan na agad? Ay, ano, akala ko yun, meron pang simula. Nasa gitna na pala to. Uploaded to ni Korean. Kasi ano yung Korean yung ano niya, yung name niya, hindi ko mabasa. Yeah! Dami talagang fans nito ni Rayster. Ano yun, tawag dito, marami kasi namang nakaka-appreciate dun sa ano yung magaling sa sumayaw, kumakanta siya din talaga, lakas sa loob niya, pag live na kantahan din, palag-palag din talaga yan. At saka syempre, pogi. Gaya ko. Alam mo yung transition nung diba nag-rap si Ano si Razor, tapos pagpunta kay Jeremy, parang ang nipis, parang tunog baby si Jeremy dun sa part na yun. Maganda nga rin yun, yung may contrast yung pagkakakanta ni Razor, tapos si Jeremy naman. Pagpasok ni Jeremy, manipis yung tunog niya, parang ang baby nung mama-mama. Yeah. Pag ano. Ano eh, oh, tinan mo pag pinapakinggan mo sila si ano, si Marcos, bata pa siya pero ano, nakapalibasa kasi yung experience niya siguro, exposure niya sa music. Kitang-kita mo sa kanya na ano, alam niya kung saan niya huhugutin yung ano, yung nota niya. Batak na batak sa marunong, kantahan. Oo, marunong na siya ng mga technique parang si Vinci. Napaka-importante niya na ano yung arali mo, saan ka komportable, saan mo siya huhugutin. Ito rin si Rayster din. Ayan, gusto ko tong part na to pag kinakanta ni ano ni Jeremy yan. Bakit? Kasi ano yung parang ang baby nung tunoy. Ang baby. Mama. Baby talaga. Mama. Yung parang ang baby nung tunog niya. Kaya pag kinanta niya yung part na yun, parang bagay na bagay sa kanya. Tapos mama pa naman yung kinakanta niya. Ay, dun sa mga nagsasabi pala na, ay, yung Horizon, blablabla, lip-sync. Pagka lumabas yung official na release ng Wish, yun yung parinig niya sa kanila, ha? Nagkumakanta rin naman talaga sila. Siguro, siyempre, hindi naman kasi lahat ng tao pare-parehas ng level ng ano eh, na galing sa pagkante. Ganon talaga eh. Pero kumakanta silang lahat. Oo, kumakanta sila. Hindi mo naman pwede ilagay yun dyan kung tone deaf yung mga yun. At saka, pambihira naman. Iba naman kasi yung focus kapag halimbawa nagsasayaw sila. Ito kasi focus nito yung pagkante. Yeah. At saka ano, ang tawag dyan, pag halimbawa pakakantahin mo sila ng isa-isa, ang kakantahin nila yung songs na halimbawa mas komportable sila, iba yung dating nila. Actually, tignan ko nga yung pinanood ko yung video ni ano ni ano din pangalan si Winston, 'di ba? Kasi ang iksi-iksi lang, dinaanan lang sila dun sa Dreammaker na pinanood natin. Pero nung pinanood ko yung video niya na ano na siya lang mag-isa yung kumakanta. Ano pala, parang dun to lang pala sa audition, maganda na yung tunog ni Winston. Pag halimbawa ito yung part na ibibigay mo sa kanya. Ang maganda yung ano, ang ganda ng dating ng tunog niya. So, pinanood mo na nang hindi ako kasama? Oh, kasi nga di mo nag-aano pa ko ng mga files. Okay. Eh, nawili ko. Pinanood ko dire-diretso. Eh, di wow. Paano pa natin re-reactan yun? Ikaw na lang mag-react, kukwentuhan na lang kita, ganun. Eh, di wow. Kasi nga eh. Yan, hanggang dito po ang ating reaction sa Mama. Talon tayo sa 16 sa susunod. Yes, bye-bye. Bye.